Magandang araw mga boss, kamusta? Salamat sa pagbisita. Ngayong araw mga boss ay ipakita ko sa inyo yung ating feeding mix sa ating manok panlaban. Una-una mga boss ay shoutout nga pala sa ating mga grupo ng simpleng magmamanok group. Shoutout boss sa ating admin na si Busoy si Mercy Jr. Pakisupport naman yung kanyang YouTube channel ng simpleng magmamanok. Shout out sa ating grupo na mga maliliit na magmamanok group. Okay mga boss, ngayon mga boss, yung mga feeding mixture natin. Ito mga boss, yung ginagamit natin na greens ay Royal Fancy. At gumagamit tayo ng crack corn, golden crack corn, at jockey oats, at saka oat growth. At yung pilis na ginagamit natin ay yung winning line, tsaka platinum, at tsaka power max 1. At gumagamit tayo mga boss ng wheat germ. At meron tayong itlog, at tsaka mansanas. Ito mga boss, explain muna natin ng konti yung mga ginagamit natin kung para sa ano ito. Ito mga boss ay kailangan natin yung crack corn sa energy ng manok natin. Kailangan natin mga grains. Nakukuha dito yung mga ibang mga vitamins. Mga kailangan ng manok natin. At ito yung oat growth at saka jockey oat. Ay ito yung fiber na pangpabuka at pangpagaan ng manok natin. At ito yung itlog natin ay isa din itong protina mga boss. At yung mansanas natin ay ito ay para sa muscle bound. Kailangan natin itong gamitin dahil sa nag-exercise tayo upang maiwasan natin na magkaroon ng muscle bound yung mga manok natin. At gumagamit tayo ng wheat germs, isa din ito sa uri ng protina. So, at saka yung mixture natin na mga pilis mga boss ay lahat yan ay halos mataas na crude protein, nasa 22 crude protein yung mga pilis natin mga boss, yung platinum, tsaka winning line, tsaka power max 1. So para sa akin boss, hindi naman tayo nag-advertise ng mga produkto, kaso lang ito yung nakasanayan natin mga boss, yung mga pilis natin tsaka yung na-mix natin ngayon. So ngayon mga boss ay ituro ko sa inyo kung paano tayo mag-mixture. So una, mag-mix muna tayo ng mga greens natin mga boss. Ito mga boss yung mixture ng greens natin. Una ay yung golden crack corn. Ang golden crack corn natin ay 5 parts. 5 parts na golden crack corn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na golden crack corn. Tapos Royal Fancy na 4. 1, 2, 3, 4. So 4 na. Tapos yung jockey oats natin ay 1 parts. 1 parts na jockey oats. 1 parts na oat growth. So ito mga boss ay i-mix natin ito. I-mix natin ng mabuti. Haluin natin. Ito yung mix natin ng greens mga boss. At ito mga boss, pag na-mix na natin, depende sa inyo mga boss kung wheat feeding kayo. Kung wheat feeding kayo mga boss, ay isok natin ito ng mga 4 to 6 hours. Tapos i-drain natin at saka hanguin. Tapos ihalo natin sa mga sa pellets at saka itlog, mansanas at saka wheat germ. So kung dry feeding naman tayo mga boss ay hugasan lang natin ito para mawala yung mga dumi o hindi na yung mga acid, hugasan lang natin. Tapos kung ilang manok yung, for example 6 na manok yung kinokondisyon natin mga boss, 6 na manok. So kuha tayo dito ng for example nakababad o nakahugas na. Kuha tayo ng tatlong ganito. 1, 2, 3.
Tapos sa pellets na mix natin, dahil nakamix na yung pellets natin, yung mixture ng pellets natin, 2 parts na winning line, 2 parts na Power Max 1, 2 parts na Platinum. So dahil nakamix na tayo ng pellets, so hindi na tayo kailangan magmix pa, kuha lang tayo dito ng 3. So ito mga boss, 1, 2, 3. So ang mixture, ibig sabihin ng mixture natin mga boss ay 50-50, 50 sa grains saka 50 sa pellets. So ngayon, i-mix na natin yung itlog natin dito. Mix na natin. Mix na natin. Tapos nakamix na dito mga boss, oh, nakita nyo. Tapos nakamix na dito yung mansanas. Tapos kuha tayo ng wheat germ. I-mix na lang natin mga boss para talagang makakain ng manok. Tansya lang natin mga boss. Ganito lang karami yung wheat germ natin. Tapos ihalo lang natin. Okay. Takip na natin mga boss. Takip natin ng mabuti baka magkano singaw. Ito mga boss na yung mix na natin. Ulitin natin mga boss yung mixture natin. 5 parts na crack corn, 4 parts na royal pansy, 1 parts na jockey oats, 1 parts na oat growth. Yan ang mix natin ng grains. So ang mixture natin ng pellets, yung high crude protein natin, 2 parts na platinum, 2 parts na power max 1, 2 parts na winning line. So na-mix na natin lahat mga boss, at dito na yung mansanas natin at tsaka itlog natin. So ito na mga boss, i-mix na natin mga buti. Kaya gaya ng sinabi ko sa inyo mga boss, depende sa inyo kung dry feeding kayo or wheat feeding kayo. Ito na, halo na natin mga boss. Nahalo na natin. Okay. Tapos takal na tayo mga boss sa mga manok natin. Yung sakak natin mga boss ay yung bigay lang natin ay 30 to 35 grams yung binibigay natin sakak. Pero sa stag mga boss ay 40 to 50 grams mga boss, dahil ang stag ay lumalaki pa. Tsaka yung kak ay kaya na nila mag-maintain ng katawan nila. So 30 to 35 na lang yung ipakain natin. Depende mga boss ang katawan ng mga manok natin. So for example, yung manok natin ay kulang pa sa katawan. So yung mixture natin ng pellets, gawin natin ng 60, at mixture natin ng grains, gawin natin ng 40. Depende sa katawan ng mga manok natin mga boss. So yung mga mixture natin, at kung medyo okay na yung katawan ng manok natin, pwede naman natin i-70-30, 70 yung grains at saka 30 yung pellets. Depende naman sa manok natin, fighting weight ng manok natin mga boss. So kung wala tayong mga ganito ka taas na crude protein mga boss ng mga pellets natin, tips ko lang sa inyo mga boss, pwede naman tayo gumamit ng pellets natin mga boss, maintenance na pellets. Tapos kung gusto natin pataasin yung crude protein ay haluan na lang natin mga boss ng crumble. Ang crumble mga boss ay mataas na crude protein yan, nasa 22 ang crude protein crumble. So pwede natin haluin yan sa maintenance pellets natin at saka grains. Speed yung ginagamit ko mga boss. Yun mga boss ay simpleng tips lang yan. At sana may natutunan kayo sa mixture feeding natin, at sana magamit nyo, at sana maging hiyang kayo sa mixture feeding natin mga boss. Magandang araw mga boss, salamat sa pagbisita sa ating channel mga boss.